Okay. Babasahin ko po ang Galatians chapter 5 verse 22 to 24. Ang gagawin ko ng 25 kasi last verse na eh. Okay, Tio, pero paano ko kasi ang verse sige, basahin niyo na lang, Tio. Sige. Although 22. Subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagtitigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang tita nito. Ang last verse, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. At huwag tayong maging palalo, palaaway, at maigipin. Okay. Thank you, Tio. No? So, itong ating pag-aaral ay nire-record ko kasi plano ko para hindi masayang. Ito ay pinopost ko sa YouTube, ano? Siguro ang gagawin ko, i-forward ko na lang kay Kat para kung gusto nyong i-review, pwede nyong panoorin sa YouTube. Pero tingnan natin sa screen, i-share ko sa screen, ang outline, no? Naka-PowerPoint ito kasi mahalaga itong ating pag-aaralan tungkol ito sa Christian life, fruit of the Spirit. So, nais kong maging malinaw at maliwanag ang ating pag-unawa nitong talatang ito. Okay, i-share ko muna sa screen, no? Okay. So, fruit of the Spirit. Bismillah, ulitin ko lang. Okay. Okay. The fruit of the Spirit. Kita nyo naman, Tia, no? Kita. Okay. Ang iba kita. Okay. Fruit of the Spirit. Galatians 5. Okay. 22 to 24. So, binasa na ito ni Tio Jerry. So, hindi ko na lang ito babasahin na ulit, no? I-reviewin muna natin, review muna tayo ng ating napag-aralan na. Una, tandaan po natin na ang bunga ng Espiritu ay mga katangian ng mga taong magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung matatandaan niyo po, pinag-aralan din natin ang mga gawain ng laman. At itong mga gawain ng laman ay talagang masama at makasalanan. At ang mga taong may ganyang klaseng katangian ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit, ang kabaligtaran niyan, kung ang bunga ng Espiritu, ang mabubuti at magagandang katangian ng Espiritu ng Diyos ay makikita sa buhay mo, ibig sabihin, ikaw ang taong magmamana ng kaharian ng Diyos. Okay, so napaka-importante itong puntong ito. The fruit of the Spirit is characteristic of those who will inherit the kingdom of God. Kung ikaw ay isang tao na hindi nakikita ang bunga ng Espiritu sa buhay mo, talagang may karapatan tayong magtanong, ikaw ba ay talagang ligtas? Totoo ba ang pagtanggap mo kay Jesucristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas? Sapagkat kung talagang ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat natanggap mo rin ang banal na Espiritu. At ang mangyayari ay makikita ang bunga ng Espiritu sa buhay mo. Kung wala yan, aba, nakakaduda, no? Questionable kung talagang tunay ang ating pagtanggap. Ikalawa, tandaan po natin, ang bunga ng Espiritu ay kabaligtaran ng mga gawain ng laman. Hindi sila compatible, no? So, ang ikatatlo na dapat nating tandaan, ipinaliwanag ko na po ito noon,
ang bunga ng Espiritu ay tanging ang Espiritu lamang ang makakalikha sa puso natin. Iba ito sa tinatawag na natural temperament. Narinig niyo na yung term na yan na natural temperament. Ibig sabihin, may mga tao na likas na mabait, likas na parang mahinaon, pero hindi yan ang bunga ng Espiritu. Kasi yan ay natural lang eh, pero ang bunga ng Espiritu ay super natural. Okay? So tandaan po yan natin. At kung natatandaan nyo, pinag-aralan din natin ang principles of the fruit of the Spirit. At ang pinag-aralan natin ay ito. Una, ang bunga ng Espiritu ay incremental o gradual, no? Hindi naman ibig sabihin na kaagad-agad ikaw ay magiging, tawag dito, perfect na. Ang bunga ng Espiritu, katulad din ng bunga ng punong kahoy, ito ay lumalago, tumutubo, unti-unti, ito ay humihinog. Ganon din po ang Christian life. Ikalawa, ang fruit of the Spirit ay inevitable. Ang ibig sabihin nito, talagang ito ay makikita sa buhay mo. Kung wala ito, ibig sabihin hindi ka Christian, no? Tandaan po natin, contradiction, it is a contradiction of terms or imposible na ang isang tunay na Kristiyano ay hindi magbubunga ng bunga ng Espiritu. Ikatatlo, ang bunga ng Espiritu ay internal. Napag-aralan na po natin iyan. Anong ibig sabihin nito na ang bunga ng Espiritu ay internal? Ibig sabihin, ang bunga ng Espiritu ay hindi lamang panglabasan. Kasi may mga tao, you know, na magaling magpakitang tao, na sa harap ng tao, nagpapanggap sila na sila ay mabait, mabuti, kalmado, mapagmahal, pero hindi yun pala ang talagang totoong laman ng puso nila. Pakitang tao lang yan. Pagdating sa kanilang mga bahay, kung walang nawala nang nakatingin, lumalabas na yung kanilang tunay na ugali. Eh hindi yan bunga ng Espiritu. Pagpanggap lang yan. Ang bunga ng Espiritu, ay internal, totoong nililikha ng Espiritu sa loob ng puso at buhay natin. At ang ikatatlo, inclusive. Hindi pwede, ang ibig sabihin ng inclusive, kasama lahat, no? Hindi pwede na isang bahagi lang ng bunga ang makikita sa buhay mo kung ikaw ay tunay na Christian. Ang ibig ko pong sabihin, kung nililikha ng banal na Espiritu ang pagmamahal sa buhay mo, inilikha niya rin sa buhay mo ang kaligayahan, ang pagkagalak, at pati na rin ang kapayapaan. Kasi lahat yan eh, inclusive yan. Okay, napag-aralan na po yan natin. So, siguro naman ay maliwanag na ito. Punta na tayo ngayon sa pagtalakay ng bawat bahagi ng bunga ng Espiritu. Ibig sabihin, one by one, ating ipapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng bunga ng Espiritu. Kasi maraming bahagi yan. Okay. Ito. Ano itong parts of the fruit of the Spirit? Nakalagay sa screen. Babasahin ko po. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Actually, hindi lamang yan ang bunga ng Espiritu. Pero, come on, nang sufisyente na yan, no? Marami pa actually, sa ibang bahagi ng Biblia, mababasa mo pa kung ano pa yung ibang katangian o bunga ng Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Pero, itong mga ibinanggit dito sa Galatians ay sufisyente na, no? Na mabigyan ka ng idea kung ano talaga ang katangian ng tao na may Espiritu Santo sa buhay niya. Ulitin ko po ha, pag-ibig o pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, paghihintay, kabaitan, kabutihan, ang pagiging tapat, katapatan, at ang pagiging maamo. Yan.
Ito ang bunga ng Espiritu. Okay. Unahin po natin ang pagmamahal at pag-ibig. Sa palagay ko po, sa lahat ng bahagi ng bunga ng Espiritu, ito ang pinakamahalaga. Talagang ito ang unang-una. Okay? Kung wala ito, kung wala ang pag-ibig at pagmamahal, wala rin yung iba. Kaya ito talaga ang dapat unahin at bigyan ng diin. Kasi ang bunga ng Espiritu, may bahagi din tayo sa pag-arado niyan, sa pag-cultivate niyan. Siyempre, ang banal na Espiritu ang siyang lumilikha. Pero hindi naman ibig sabihin na tayo ay maghihintay lang na ilikhayan ng Panginoon sa ating buhay. Meron din tayong responsibility na i-cultivate yung bunga ng Espiritu. Ang pinaka-importante, itong love. Anong sabi sa Romans chapter 5 verse 5? Ito ang nakalagay. God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Binigay, inilikha ng Diyos ang pag-ibig at pagmamahal sa puso natin. Paano? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya kailangan natin talaga ang banal na Espiritu pero para magkaroon ng tinatawag na supernatural love. Kasi itong supernatural love, ipinaliwanag ko na ito kanina, iba ito sa natural love. Siyempre, lahat ng tao, kahit hindi sila Christian, ordinarily, meron silang pagmamahal sa kanilang pamilya, meron silang tinatawag na natural love. Pero ito, ibang klase ito. Galing mismo ito sa Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu. At ang tawag dito, ang advantage nito, ang pakinabang nito, kung ikaw ay may totoong pag-ibig na inilikha ng banal na Espiritu sa buhay mo, masusunod mo ang kautusan ng Diyos. Ito po napaka-importante kasi maraming nagsabi, diba, marami ang akala nila, ako ay maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan ng Diyos. Subalit, ano ba ang kautusan ng Diyos? Ang kautusan ng Diyos ay mahalin mo. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo at mahalin mo ang kapwa mo na parang sarili mo. Ibig ko sabihin, walang tunay na pagsunod sa utos ng Diyos kung walang pagmamahal. Kaya pwede nating sabihin na talagang walang sumusunod sa utos ng Diyos. Wala. Kung wala siyang banal na Espiritu, panglabasan lang ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero hindi talaga tunay na pagsunod. Sapagkat ang pagsunod sa utos ng Diyos, kailangan mo dyan ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa iyo na tunay na sumunod sa utos ng Diyos dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, sumusunod ka na may pagmamahal sa Diyos. Yun. Ang ibig sabihin ng obedience, it is not just external obedience, pero obedience with love. Okay, ikalawa, kagalakan, joy. Sabi ng Biblia, Philippians, hindi ito 4:4, sorry, nagkamali ako dyan. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Aba, hindi ito basta-basta magagawa ng tao. Ang tao, nagagalak lang kung ang sitwasyon ay maganda. Di po ba? Pero noong isinulat ito ni Pablo, siya ay nasa kulungan. Pero kahit siya ay nasa kulungan, nagagalak pa rin siya. Anong klaseng kagalakan yan? Sa muli, yan ay kagalakan na nilikha ng banal na Espiritu. Kaya yan ay supernatural joy, fruit of the Spirit. At yan ay galing sa banal na Espiritu, sabi ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 6. Kayo, you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. Ang ibig sabihin nito, itong mga taga-Thessalonians, tinanggap nila ang salita ng Diyos sa gitna ng kahirapan. Ganun pa man, tinanggap nila na may kagalakan. Ha? Sa gitna ng kahirapan, sila ay may kagalakan. Ang kagalakan nila ay sa salita ng Diyos. Pero saan galing yun? Saan galing yung kagalakan na yun? The joy of, ano pong nakalagay dito? The Holy Spirit. Yan. Bunga ng Espiritu. Ang kasi ang tunay na kagalakan sa gitna ng kahirapan,
yan ay galing sa banal na Espiritu, the joy of the Holy Spirit. Okay, ikatatlo, medyo mahaba-haba po kasi marami, pero napaka-importante na pag-aralan natin. Kapayapaan, peace. Anong sabi dito sa Isaiah 26:3? Paborito po ito ni Daddy ko, no? Alam ito ni Tio Jerry. Di po ba, Tio Jerry, favorite ni Daddy? You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Pag-isipan po natin ang bersikulong ito. Di po ba ang taong nananalig kay Jesus ay may kaligtasan? At kung siya ay may kaligtasan, siya rin ay may banal na espiritu? At ang banal na espiritu ay maglilikha ng kapayapaan sa kanyang kaisipan. Kaya ito ay konektado pa rin sa banal na espiritu. Kasi sabi dito, ang kapayapaan ay mapapapunta lang ay para lamang sa taong nananalig sa Diyos. Pero ang taong tunay nananalig sa Diyos ay makakatanggap ng banal na espiritu. At ang banal na espiritu ang siyang magbibigay ng perfect peace. Philippians 4:6-7. Siguro nabasa nyo na ito noon, no? Oh, sorry. Yan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, ibang klaseng kapayapaan ito. Kahit magulo ang sitwasyon, kahit ang mundo ay punong-puno ng takot at pangangamba, ikaw naman, kung meron kang banal na espiritu at nananalig ka sa kanya, dumidepende ka sa kanya, kahit ganun pa man ang nangyayari sa mundo, meron kang kapayapaan na hindi maintindihan ng mundo. Kasi yung mundo ang naiintindihan lang nito, ng mundo ay ganito eh. Kung magandang sitwasyon, ako ay magagalak at ako ay magiging mapayapa. Kung hindi maganda, ay di mangangamba ako, pero tayo iba. Dahil tayo ay may banal na espiritu. Fruit of the Spirit is peace. O sunod, patience. Ang ibig sabihin nito ay ang paghihintay. Dito sa mundo, hindi ko na pa ito babasahin, no, na isasummarize ko na lang, pero kung gusto nyong ilista ang mga verses, pwede din. Okay. Dito sa mundo, ang tao ay dumadaing. Kahit tayo na mga Kristiyano, dumadaing tayo. Kasi ang mundo ay puno ng kahirapan. Oh, natural lang yan. No? Katulad nitong COVID. Ang tao ay dumadaing. Ang iba ay nagkakasakit. Ang iba ay namamatay ang mga miyembro ng pamilya. Kung kaya, dahil nga sa paghihirap na dinadanas natin, tayo ay dumadaing. Pero patuloy tayo na nananalig sa Diyos at marunong tayong maghintay. Ito ang tinatawag na patience, no? Ang pagtitiis, ang paghihintay, kahit nahihirapan tayo, kahit dumadaing tayo, pumupursigi tayo, nagpapatuloy tayong nananalig sa Diyos. At yan ay hindi basta, yan ay hindi galing sa ating sariling kakayahan. Bunga yan ng Espiritu. Sabi ng Biblia, "The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks to Him, it is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord." Ito yung mabuting bunga na nililikha ng banal na Espiritu sa buhay natin. Tinuturoan niya tayo at binibigyan niya tayo ng lakas na maghintay at manahimik habang naghihintay tayo sa kaligtasan ng Panginoon. Ang mundo iba. Masaktan lang sila ng konti. Talagang hindi na sila. Ang iba magsi-suicide na lang. Ang iba, wala na, magwa-wild na lang sila kasi hindi sila marunong maghintay sa Panginoon. Wala silang patience. Pero kung ang bunga ng Espiritu ay humihinog sa buhay mo, the fruit of patience, marunong kang magtiis, marunong kang maghintay, kahit gano kabigat at kasakit ang kahirapang dinadanas mo. Okay? Kindness, kabutihan. Ito, kita nyo po itong 1 Corinthians 13. Makikita nyo po na ang love is patient and kind.
So, balik na naman tayo sa pagmamahal at pag-ibig. Diyan ay, ang pag-ibig ay konektado sa kabutihan at paghihintay o pagtitiis. Kaya sinabi ko kanina, dapat talaga una ang pag-ibig eh, ang pagmamahal. Kung meron kang pagmamahal sa Diyos at meron kang tiwala sa Kanya, ang resulta niyan, ikaw ay magiging marunong maghintay at ikaw ay magiging mabuti. Mabuti sa iba dahil ikaw din ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa iyo. Kaya, punta na ako kagad dito sa Ephesians 4.32. Maging mabait kayo sa isa't isa. Kabaitan pala ang ibig sabihin nito, ha? Kindness. Maging mabait kayo sa isa't isa, malambot ang puso, dapat marunong kayong magpatawad sapagkat ang Diyos, pinatawad niya rin tayo sa pamamagitan ni Kristo. Okay. So ito, mahirap po ito, di po ba? Hindi madaling magpatawad ng kapwa, lalo na kung yung taong yan ay tawag dito, nakagawa ng kasalanan laban sa iyo. Pero kung meron kang banal na espiritu, siya ang magpapalambot sa puso mo at siya ang magbibigay ng lakas sa iyo upang ikaw ay maging mabait at mapagpatawad sa iyong kapwa. Okay. Lapit na tayong magtapos. Goodness. Ano naman ang ibig sabihin ng goodness? Okay? Ang ibig sabihin ng goodness ay kabutihan. Ngayon, iba ang kabaitan sa kabutihan. Although, mahirap pong ipaliwanag kung ano yung pagkakaiba kasi para halos parehas po sila eh. Di po ba? Okay? So, medyo hirap po ako ng konti na ipaliwanag kung ano yung pagkakaiba nitong goodness at kindness. Pero ito po ang nakalagay sa Biblia. Sundin na lang po natin yung tinuturo ng Biblia, although medyo na nahirapan akong ipaliwanag kung ano yung pagkakaiba. Para sa akin, halos parehas eh. Pero dito sa Galatians, nakalagay dyan, "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers." Parang ang pagkaintindi ko po, yung kindness, yung kabutihan, ang binibigyan din niyan ay ang simpatiya na nasa puso mo. Pero ito namang goodness, ang binibigyan din dito ay ang paggawa. Hindi lamang na yung kabaitan ay nasa loob mo, kundi ito ay pinapalabas mo, pinapakita mo sa pamamagitan ng kabutihan. Okay? So, yun ang aking pagkaunawa ng kaibahan ng kabaitan at kabutihan. Ang kabaitan ay nasa loob mo. Yan ay ang pagkalambot ng puso mo. Yan ang kabaitan. Pero ang kabutihan, hindi nananatili sa puso mo, kundi ito ay talaga ipinapahayag mo. Pinapakita mo sa pamamagitan ng mga gawain mo. Kaya dyan, let us do good to all people. Okay? Ibig sabihin, kung ang fruit of the Spirit, which is goodness, ay nasa iyo, hindi lamang yung mga kapwa mo Kristiyano ang papakitaan mo ng kabutihan, pati na rin yung mga hindi Christians. In fact, sabi dito, kahit yung mga kaaway mo ay dapat mong mahalin, dapat nating mahalin. O, mabigat na bersikulo itong Romans 12:2, napakabigat dito. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kung babasahin mo yung Romans 12 dyan, ang nakalagay diyan, kung ang kaaway mo ay nagugutom, pakainin mo siya. Kung ang kaaway mo ay nauuhaw, painumin mo siya. Huwag kang gaganti. Grabe, ano? Sabi ng Biblia, dyan sa Romans 12, huwag kang gaganti. No? Do not take vengeance. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Okay, baka humaba. So, punta na tayo sa huli, sa last item, no? Last part of the fruit of the Spirit. Gentleness. Kung sa Tagalog, pagkaamo. Tama ba yun, no? Ang pagkaamo. Tama yun, Tiyo, no? Gentleness, yung pagka... Kasi iba yung mahinahon kasi sa English calmness 'yan eh. Itong gentleness yung maamo ka, marahan.
Ah, tama, no? Marahan, hindi ka marahas, kabaligtaran ng karahasan. So, sabi dito sa Matthew 11:29, makikita mo ang tunay na pagkaamo, pagiging maamo, gentleness, mismo sa kay Kristo. Sabi diyan, take my yoke upon you, learn of me, for I am meek and lowly in heart. Napakaganda ng katangian ng ating Panginoon. Sabi diyan, ang ating Panginoon ay maamo at mapakumbaba. Okay. Humble and gentle and meek. At ang trabaho ng banal na Espiritu ay ilikha itong mga katangian ng ating Panginoon. Ang gawain ng banal na Espiritu ay ilikha niya itong mga katangian nito sa ating buhay mismo. Kasi di po ba nakalagay sa Romans chapter 8, kung nabasa niyo po yon, we are being conformed to the image of Christ. Yun ang trabaho ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya niya nililikha ang mga bunga ng Espiritu sa buhay natin upang tayo ay maging katulad ni Kristo. Sino-form ng Holy Spirit ang karakter ni Jesus Christ sa ating buhay. Kaya hindi pwede na kung tunay ka na Christian, walang pagbabago. Talagang contradiction talaga yan eh. Dapat kung ikaw ay tunay na tumanggap sa kay Kristo Jesus bilang personal mong tagapagligtas, may Holy Spirit ka, ang bunga ng Espiritu, ang katangian ni Kristo, ang karakter ni Jesus Christ dapat talaga makita sa buhay natin. Kahit hindi ka agad-agad, pero dapat every day we are progressing towards conformity to Jesus Christ. Gentleness, ang pagkaamo, ang pagkamahinahon. Kahit ikaw ay iniinsulto, hindi ka basta, tawag dito, hindi ka basta magagalit, no? Hindi ka mawawalan ng pagpipigil sa, yun, gentleness. Doon makikita ang pagkaiba ng Christian. Ulitin ko po, ha? Diyan talaga makikita ang pagkaiba ng Christian. Kasi ang natural reaction ng tao, for example, kung i-provoke mo siya, i-insultuhin mo siya, ang natural reaction ng tao ay magagalit at gagante. Di po ba? Pero ang Christian iba, gentle, mahinahon, ha? Maamo. Yan ay bunga ng Espiritu. At alam ko, kasi yung dugo ng Cortes nasa akin, talagang alam na alam ko ito, madaling magalit. Konting salita lang yung bukan, talagang sumisiklab, di po pati yun. Oh, dugo ng Cortes eh. Kaya, anyway, pero kung may kwan ka, kung may banal ka na Espiritu, unti-unti binabago yan ng Panginoon. Kaya tuloy ang ating panalangin, Panginoon. Tulungan mo pa kaming maging maamo katulad mo kasi kami mga anak mo na, ha? At meron kaming banal na Espiritu. Okay. Yan ang meron, pero meron akong kulang. Hindi natin napag ang self-control, hindi ko yata nabanggit, ano? Hindi. Okay. So sorry, no, medyo nag-skip ako, pero i-mention ko na lang. Sabi sa Bible sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 yata yun, no? Nalimutan ko lang ilagay dito. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, paborito din ito ni daddy ko, for God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Itong sound mind, sa ibang translation, ang ibig sabihin ng sound mind, self-control, ang pagpipigil ng sarili. Ibig sabihin, kung merong tukso, merong temptasyon, marunong kang pumigil sa sarili mo. Hindi ka papatol. Yun. Saan galing yung lakas na yan? Ang kapangyarihan na pigilin ang sarili mo upang hindi ka pumatol sa tukso. Galing yan sa banal na Espiritu. Ulitin ko, ha. For God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and self-control. Sa ulit, galing sa banal na Espiritu. Kaya napakahalaga ng role ng banal na Espiritu sa buhay natin. Sa future, kung merong opportunity, pag-aralan natin ang ibig sabihin ng walking in the Spirit. Pero in the meantime, gusto ko lang mapansin nyo
na talagang dependent tayo sa banal na Espiritu. Kung wala siya, wala. Talagang walang pagbabago na mangyayari sa buhay natin. At kailangan, pagdating dito, next time na lang yung Tiyo, ang verse 25 yata yung Tiyo, no? If we live by the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kasi itong pinag-aralan natin, ito yung gawain ng banal na Espiritu. Pero may responsibility tayo eh. Pagdating sa verse 25, doon naman ang binibigyan ng diin, yung part naman natin. Ngayon, ang pinag-aralan natin, yung part ng Holy Spirit. Ang part ng Holy Spirit, siyang lumilikha ng bunga ng Espiritu. Pero, ang ating namang part, ang bahagi natin, ay sundin natin siya. Magpasakop tayo sa Kanya. Sabi sa verse 25, if we live by the Spirit, let us also walk in the Spirit. Keep in step with the Spirit. Sundin natin siya, magpasakop tayo sa Kanya. Pero sa next time na lang po yan, no? Dito tayo magtatapos, sabi dito, against such things, there is no law. Itong bunga ng Espiritu ay hindi labag kahit sa anong batas. Baka magtaka po kayo, bakit binanggit ito ni Pablo, ni Apostle Paul? Ngayon, kailangan ko po ito ipaliwanag kasi ito ang katungkulan ng isang Bible teacher na talagang ipaliwanag ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Binanggit ito ni Pablo kasi kung matatandaan niyo po, di po ba may mga kalaban siya dito? Itong mga Hudeyong mga ngaral na nagtuturo ng mali na paraan ng kaligtasan? Ang paraan ng kaligtasan para sa kanila ay sundin mo ang batas at iligtas mo ang sarili mo sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan. Yun ang maling pangangaral ng mga Hudeyo. Hudeyong mga ngaral, false teachers. Pero ang sabi ni Pablo, kita mo, ang ibig sabihin dito ni Pablo, against such things there is no law. Hindi niyo siguro akalain, no? Na yung taong naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sila pa ang tunay na sumusunod sa batas ng Diyos. Yun ang ibig sabihin dito ni Apostle Paul. Okay. Familiar kayo sa English word irony. Alam niyo yung ibig sabihin ng irony? Kasi mahirap isalin ito sa Tagalog. Okay. Ang ibig sabihin ng irony, kabaligtaran ng inaasahan mo. Akala ng iba, yung taong nagtatangkang iligtas ang sarili niya sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, sila yung susunod sa batas. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ang tao na nananalig lamang sa kay Kristo Jesus at hindi sa batas upang siya ay maligtas, siya pa yung sumusunod sa batas. Kabaligtaran sa inaakala ng lahat. Paano nangyari yan? Dahil ang taong nananalig sa kay Kristo Jesus ay may banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay lumilikha ng mga katangiang ito na hindi lamang hindi labag sa kahit anong batas, katuparan ng batas. Kasi di po ba, love is the fulfillment of the law. E ano yung fruit of the Spirit? Ang number one, the fruit of the Spirit is love. Love is the fulfillment of the law. Kaya ang taong nananalig kay Kristo Jesus lamang para maligtas, siya pa yung sumusunod sa batas. Kasi meron siyang pag-ibig na galing sa banal na Espiritu. Hindi ito inaasahan ng mga Hudeyo. Kaya ito, pinanggit ito ni Pablo, patama sa kanila. Ha? Gusto niyong sundin ang batas? Manalig kayo kay Kristo Jesus lamang bilang tagapagligtas nyo. Sapagkat kung gagawin nyo yan, magkakaroon kayo ng banal na Espiritu. At kung meron kayong banal na Espiritu, magkakaroon kayo ng tunay na pag-ibig para sa Diyos at sa Kanyang mga kautusan. At susundin nyo yun ngayon. Hindi upang maligtas, pero dahil kayo'y nagpapasalamat sa kaligtasang ibinigay ng Diyos. Yun! Ewan ko, siguro naman ay nahagip natin yung napaka-importanteng puntong yun. Ha?
against such things there is no law. Hindi lamang na ito'y, ang bunga ng Espiritu ay hindi lamang hindi labag sa batas. Ito yung katuparan ng batas. Mahina na tawag dito, nais maabot ng mga Hudayong mga ngaral. Pero naabot ng mga tunay na sumasampalataya kay Kristo. Sila pa yung nakaabot nito. Sila pa yung tunay na tumukad sa kautusan ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng panatampalataya, tatapusin ko na po, pero para malinaw na malinaw, dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ay nakatanggap ng banal na Espiritu na lumikha ng pag-ibig sa puso nila at tumulong at tumulak sa kanila na sundin ang batas ng Diyos. Hindi upang maligtas, kundi dahil sila'y ligtas na. Yan lang po. Diyan po tayo magtatapos. Yan po ang devotional natin para sa hapong ito. Okay, maraming salamat at talagang napaka ganda na